Doon na lang to lagay. Ihilera niya ng maayos doon. Baka may sirang tray eh, mabisaklat ano? Basta doon niya lang, sundin niyo lang ako at maniwala kayo. Hindi, ano yan, kailangan niya na, naka-expose sa araw eh. Hindi. Ganda, ang ganda ng, ano, ng tubig, no? Oh. Dito ba kayo nagkukuha ng, ano, sir? Yung pangdilig sa kamates? Oo, diyan kami nag, ano. Ibig sabihin, galing sa bundok ang kuwan, tubig? Galing sa ano yan eh, dam din ang pinanggagalingan yan eh. Ah, okay. Sa dam? Mm. May dam dito. Iyan na, ano ito eh. Yung niya din ito eh. Ah, niya? Magkabila ito doon, dun sa kabila na yung kay, ano na yan, Pedro? Ah. Meron yan. Ah. Ito dito. Pero, dulo na ito. Kaya lang, may araw na ano dito eh. Kukunti lang. Anong barangay ito? Barangay Minuyan. Okay mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa Barangay Minuyan. Kasama natin si Sir Jerry. Sir Jerry, anong apelido mo, sir? Francisco. Ah, Sir Jerry Francisco. Sir. Alam nyo, si Sir Jerry galing ng ano? Anong lugar nyo, sir? Bulacan, sir. Oh, galing Bulacan. So ngayon, dito siya nakapag-asawa sa Murcia. Negros. Negros Occidental. Oh, may dalawang anak na si Sir Jerry. Dahil lang po sa pagkakamates, nakabuo siya ng dalawang anak. ito ba yung kamates mo, sir? Oh, yan, sir. Pwede natin puntahan saglit? Pwede, sir. Laki na, no? Mulaklak na, malalaki na, no? Lalaki puno. So, mga ka-farmers, dito tayo sa taniman ni Sir Jerry ng kamatis. Mga ilang puno to, sir? Lahat? Ano, sir, yan? Nasa 7,000 plus. 7,000. Ito ba yung dinideliver natin dati, di ba? Sir, yan. Ngayon, mga ilang araw na siya ngayon dito sa natanim na? Ano yan eh? Nasa may 15 days na ito. Mga 15 days na mula pag-transplant? Oo. So, ibig sabihin, ang seedling natin ay mga 15 days plus 15 days sa pag-transplant. Mga nasa 1 month na. Mm. So, may mga kuha na, sir, no? May mga lumalabas na mga bulaklak. Bulaklak, oh. Mm. So, antayin na lang natin siguro mga 1.5 months, maka-harvest ka na. Oo, maka-harvest na dito. Estimate natin mga, ano ngayon, September, mga October 25. Oo, mga ganyan. Mga ganyang kwan. Tamang-tama, sir, pagdating ng October, medyo magandang presyo siguro ng ano niyan, kamatis. Sana nga, sir. Oo, para... Para maka... 7,000, ibig sabihin, mga maraming kuha na yan. Experience mo, sir, mga ilang... Tinulada? Kilo ang kilo. Kukuha mo bawat puno sa pagkakamates? Ba, ang ano ko, sir, yung dati, yung una-una kong kamates, siguro makukunan mo ng mga 5-10 puno eh. 5 kilo? Oo, baka hindi lang eh. Kasi... Yun talaga, makakarating ka lang doon. Puno na yung timba mong ano. Ibig sabihin, pag kahit 1,000 puno lang ang tanim ninyo, pag kumuha ka ng... 1,000 kilo. 5 kilo, may get 5 tulinada na yon, no? Si isang, imagine mo, 7,000 na puno to lahat. So, kung sa kanang magandang panahon, siguro makakuha kayo ng ano dito, sir, no? Magandang ani. Basta natapat lang sa ano, kung sir, sa presyo. Pag natapat lang sa presyo. Anong mga tanim mo, sir, dati? May kamatis lang ba lahat? Hindi, may ano, sir, ampalaya. Ampalaya. Kamatis, upo. Upo. Tsaka paitan. Yung pansigang. Oh, pansigang. Pero pinaka-expertise mo kamatis talaga.
Kamatis, sir, at saka ampalaya. Ah, okay. Ayan. So, anong mga success story mo sa Kamatis, sir? May balita ko magandang bahay mo ngayon sa Kamatis lang, ah. Eh, sa Kamatis, sir, eh, wala naman akong ibang hanap buhay kundi ano eh, pagtatanim ng gulay, eh, kamatis at ampalay. Wala akong extra work na ano kundi yung pagtatanim lang. Ah. Kaya dito ko lang talaga kinukuha yung ikinabubuhay namin. At pero, saka yung bahay ko, dito nang galing din. Yung pinambili ko ng lupa. Lahat ng nasa akin ngayon, dito ko lang nang galing. So, Sir Jerry, ang pagtatanim ba masaya? Happy ka ba sa pagtatanim ng gulay? Eh, masaya, sir. Lalo pagka maganda presyo. Oh, pag, at saka kung maraming harvest. At ka maraming harvest. Ah. Yun ang pinakamasaya doon. Ah, okay. Oh. Oh. So, sa ngayon, sa tingin ko pa lang, sir, mukhang maganda ang mga taniman ninyo. Sigurado, happy-happy ka na sa... Hindi, makita ko lang, sir, na maganda yung ano niya, bulas. Tsaka yung ano yung itsura niya. Masaya na rin ako eh. Oo. Kasi ano eh, oo. Talagang yan. Alam naman yung mga farmers sa pagtatanim ng gulay, hindi lang forget nga nagtatanim ka, may kita. Naka may extra stress reliever pang gulay, oo. Oh, nakakatanggal ng stress. Oo. Diba si sir na makikita natin kay sir oh. Masayang tao, di ba? So sa kabila, sir, yon ang ano, yon ang ampalaya. Ampalaya. So sa susunod, pag namatay ang Kamatis, taniman na ulit ng ampalaya. Ampalaya naman. So yon ang tama kasi, sir, nag-intercropping ka. Kaya nga ganito, sir, ang design nito eh. Oo. Ng ano eh, balag eh. Oh, kasi pag hindi ka nag crop rotation, hindi mo paganda yung mga tanim mo. Limbawa, sir, pag inulit mo ng kamatis, hindi mo ba inulit ng kamatis? Ay, pagkatapos hindi, ng kamatis, hindi, kamatis, sir, ulit? Ano, kailangan ibang ano tanim naman. Naman, ibang tanim. Ang maganda kasi, sir, may mag crop rotation, no? Oo. Kasi pag kamatis ulit, yung mga sakit-sakit ng kamatis, tatama na sa mga bagong tanim mo. Medyo hindi makakuha ng magandang production. Oh, sir. Sir Jerry, huling tanong na lang, no? Kasi magtatanim pa kayo mamaya ng kamatis ulit. Yung bago natin dinileber. Pwede mo ba ma-share sa amin o sa mga ibang farmers natin at saka yung mga beginner na nagtatanim? Kung ano po bang sikreto mo, bakit ganito kaganda yung kamatis mo ngayon? Yan, sir, ano ang totoohanan, ang simula niyan, ano, pag maganda rin ang seedling mo, maginhawa rin na ano, alagaan. Yan ang ano, pag magandang seedling. Tapos, ibig mo sabihin, sir, sa umpisa, kailangan magandang seedling, di ba? Oo. Oh. Kasi pag hindi maganda ang mga seedling, hanggat lumalaki siya, hindi pangit ang tanim natin. Pero importante na sa umpisa pa lang, maganda na yung maganda ano, ang seedling, malalaki, at saka malalaki, healthy na healthy. Healthy, oo, healthy. Oh, healthy. Yun ang sikreto niya. Kagaya ng ano, deliver mo, sir, ngayon sa akin. Ah, okay. Oh. Na healthy, healthy. Okay, kasi, sir, ayaw ko naman na deliveran tayo kayo ng hindi maganda. Oo. Kasi pag hindi maganda ang seedling natin, baka malulugi tayo sa kwan. Oo nga, tama. So, mga ka-farmers, ang sikreto daw ni sir sa pagtatanim, kailangan daw ay maganda ang seedling sa umpisa. Pag hindi masyado maganda ang inyong seedling sa umpisa, lalong baka hanggat magbubunga ang inyong mga halaman ay hindi siya masyado maganda. Bukod po, sir, sa seedling, ano po
yung ibang yung partial lang na sikreto nimo para ninyo para may pag ano naman natin sa kuan. Sa pag-abono sir, every ano ka nag-abono? Every sir 5 days. Every 5 days so, nag-apply ka na. 5 days, 6 days ganyan. Di bali umano lang mag-pass. Tapos yung ano ko riyan, ano yung may ini-spray akong ano Polyar. Polyar. Opo. Yun ang sikreto, sir, para gumanda. Bukod sa abono, may polyar. Bukod sa abono, mayroong polyar. Polyar, fungicide. Fungicide. Para ma-maintain natin yung ganda ng ating mga pananim. Oo, sir. Sige, sir. Maraming salamat talaga sa ano mo, sa... Salamat din, sir. Pag-usap natin ngayong umaga. Oh, sir. Sige, kape tayo, sir. Sige, sir. Tara.